Magandang bahay! Happy Monday! Happy Monday po at welcome po sa Action ni Kuya. At kasama po natin si Police Superintendent Alexander C. Anievas. Siya po ang Assistant Chief ICDD, PCRG, Camp Crame, Quezon City. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Good Morning, Kuya. Parang first time niyo po, no? First time niyo po ba at medyo kinakabahan po kayo? Hindi naman po. Ganito lang po talaga pag... Ang PNP po ay nag-celebrate ng 111th Police Service Anniversary. Kailan po yan? Ito po ay... pinagmulan nito ay noong August 8. Mm-hmm. So, kada taon po, sineselebrate po namin itong Police Service Anniversary na to sa kanyang ika-111th anniversary. Ngayong okay. Taon po na to ay ika-111th anniversary. Okay. So, yung inyo pong mga activities nangyayari before the D-Day and after the D-Day. So, meron pa rin po ngayon dahil August pa po? Meron po kaming marami pong activities. Mm-hmm. At marami po kaming ginagawa activities before, during, dun sa long celebration ng nasabing police anniversary. Oo, at nabasa ko rin po sa kanilang Police Digest, meron po silang gazette, ano, meron po silang dyaryo. Kayo po ay ilang mga policemen at police women po ay ginawa rin ng Metrobank Foundation Outstanding Policemen and Police Women for 2012. Gaano po karami yung nagawaran po niyang award na yan? Ang nagawaran po ay apat po na commissioned officers saka anim po na commissioned officers. At kinabibilangan po ng mga commissioned officers ay sina Superintendent Beli Tamayo, Chief Inspector Vicente Kabatingan, Police Inspector Charity Galvez, and Police Superintendent Bernard Banak. At sa mga non-commissioned officers naman ay kinabibilangan nila Police Officer 3 Eduardo Santiago, Senior Police Officer 3 Region O Bagaman, Senior Police Officer 3 Ria B. Sotomil, Police Officer 3 Mary Jane B. Perez, Senior Police Officer 4 Maria Rosario Suarez, and Senior Police Officer 3 Robert Fabrigas ng Camp Crame. Ayan, congratulations sa mga nagawa rin ng Metrobank Foundation, Outstanding Policemen and Police Women for 2012. And also, sir, last po, no, meron po tayong Camp Crame Awards at congratulations din po dun sa mga nanalo dyan sa Camp Crame Awards. Meron po tayong texter, sir, ha? Si Jay Mendoza ng Marikina, ano-ano po ang ginagawang paghahanda ngayon dahil kayo po ang immediate na hinihingian ng tulong tuwing may kalamidad? Yan po ay bago po magkaroon ng kalamidad, talagang meron na po kaming mga programa para pagsapit ng ganitong mga sakuna ay nakahandang tumulong ating kapulisan, lalong-lalo na sa relief and rescue operation. Katunayan nga po ay namudmud ang Philippine National Police sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng baha. Ng relief goods. Mm-hmm. Sa mga nasabing mga biktima. Ayan. Si Michelle Salvador naman po ang text niya. Ano ang sinusulong ninyong community police visibility? Dahil hanggang ngayon ay umaatake pa rin po yung mga riding in tandem. Katunayan po, meron po kaming tinatawag na Police Integrated Patrol System. Mm-hmm. Meron po kami mga kapulisan na regular na nagpapatrol sa iba't ibang lugar ng kapuluhan. At ang existence ng nasabing police ng mga nakanya pa, armadong polis, ay nagsisilbing prevention sa mga kriminal na gustong magbiktima sa ating mga kababayan. So regular po yan na ginagawa ng kapulisan na ang patrolya ay sinasagawa sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Opo. At hindi lang yung patrolya, meron din tayong tinatawag na checkpoint or choke point. Ginagawa po natin yun ng regular. At meron din po tayong Police Visibility Patrol sa pamamagitan ng Mobile Patrol. Ayan. Ito naman po galing po kay Ben Tamayo. Saan po pwedeng i-report ang mga pulis na abusado? Meron po kasi tayong maraming ahensya na pwedeng pagsumbungan sa mga pulis na lumalabag sa karapatan ng ating mamamayan. Opo. Saan po pwedeng magsumbong? Pwede po silang magreklamo in terms of administrative case, pwede po silang magreklamo sa NAPOLCOM, pwede po silang magreklamo sa IAS, pwede po silang magreklamo sa IDMS,
At sa mga lokalidad naman nila, pwede silang magreklamo sa pleb, pwede silang magreklamo sa kanilang mayor, at sa mga police station na kakasakop ng nasabing lugar. Alright. Maraming salamat po, Police Superintendent Alexander C. Anievas, Assistant Chief ICDD PCRG Camp Ramirez.